Parang AM. Regions AM, nagawa na kasi yan even before pa eh. Hindi lang sa Metan Tay, pero yung Regions TV. Yung Regions Terror Blade, yun, the best. Ayun, 20 minutes, tapos ang laban. Regions TV, first time ko nakita. 25 minutes yata yun. Tala sila dun, di ba? Mm-hmm. Spicy chicken pit daw ng Korea. Okay, no? May sauce pala. Adidas. Na-i-dip. Ano yan, tawag dito? Uy, na-break. Alam na. Break eh. Na-break. Mama mo, Ember. Ang sama naman ng isang boss natin dyan. Nangangaway. Karoon mo mangaway, boss. For, ngayon ko naman sa may formisya pala to. Hmm? Yun, alam na ng NP agad kung saan may wards. Basic. Kuya, shout out kay... May Magnus pala. Shout out kay Jimmy Neutron. Nandito si Jimmy Neutron ngayon. Pangalan talaga, Jimmy Neutron. Teka, nasa FB ako eh. Si Jimmy. Inaano ko yung ano mo, kung nasan ka, lumilipat ako eh. Para makita ko. Oo, oh, para tiglisa tayo eh. Left and right. Nahanap ko ulit ni Ma'am Diana Sandoval, Mike. Oh. Kakalipat ko lang sa YouTube. Sabihin mo lang. Ayun, tamawa lang pala. Tamawa lang. Pero kanino ka ba dito, Mike? Paano yung ano mo eh? PuckChamp ka dito, di ba? Sabi mo kanina. Ah, oo, PuckChamp na ako dito. Ang hirap lang. Para sa akin, di ba zero yung, PA? Ang dami talaga. Pen Life Stealer, Ursa. No, pala ka BKB na yan, Mike. Doon mo na masasabing champ. Oh, pero kung ayun, BKB lang pala ang usapan. Di the Life Stealer. Juggernaut nga, pwede eh. Ayun nga, sinabi ko kanina, daming pwede talagang gamitin hero ni Noah doon. So parang, kung ikaw si Noah, siguro dito siya komportable. Eh, ito gamitin natin. Pero ito, isa sa mga unang nagpauso ng Meteor Hammer Invoker, even wala pang meta na Meteor Hammer noon. Ito, Topson, the original. The original meme Hammer Lords. Siya mga nagpaano niyan eh. May paspam pa yun, may paano pa yun oh. Namiss ko yung tagalin ng Invoker, tagal ko nang walang Dota Plus. Tapos din na rin ako nagamit ng Invo. Hindi na nga ako nang Dota, PUBG talaga ko. Pag nag-Invoker ka, madali na yung version ng Invoker sa'yo, no? DF na lang, no? Hindi, DT nga ako eh. Ano ba, DT? Ay, sige ko, tama na. Hindi yung ano, hindi pag legacy key ka kasi lahat na yun eh. Halos lahat na ng hindi, yung, 10 letter yun eh. Yung DF, nagtangarin kami nila easy, nag-usap-usap kami ng kailan. Sabi nila, Invoker, ganto, ganyan. Tapos nanon namin yung queue. DF sa kanila lahat, ako lang DT. Yung F ko kasi pan-deliver ng item sa courier eh. Kaya hindi DF yung akin sa Invo. Nanon nila, parang ang layo naman nun, Mike, dito. Yung DF magkatabi lang eh. Nung naglalaro pa ako, ka-legacy kasi kaya mahirap eh. Ah, wala, Dota 2 kasi ako pumasok eh. Hindi ko na na-implement yung mas madaling version sana na dalawang letter. Pagkapalit mo, 2 letters na. Nakakangalay yan eh. Yung ano, legacy. Oh, yung Y, cold snap yun. Oo, oh, parang ang dami mo ano, tapos magkamali ka pa ng pindot if ever. Pero leaning stage naman natin, Jay, kill potential, hindi ko nakikita na masyadong mataas yung kill potential ng leaning stage ng PuckChamp. Well, sa side ng OG, okay. Masakit din yung burst ng OG sa may offlane ng shockwave tsaka yung shotgun, scatter blast. Yes. Dito naman sa may baba, medyo hindi naman ganun kabilisan but still may kill potential yung OG. Sa PuckChamp, yung Lash Rock lang ang nakikitaan ko ng kill potential. Yeah, and resolution speaking, ano? Kanina si Seb yung may gamit na itong Snapper as a position 4 but this time, gagamitin nila as offlane. Binaliktad pala nila actually, no? Na-expect ko Snapper ulit ni Seb to, pero... They call me the grandpa. Parang ano niya, no? Narinig mo yung sarili mo. Pag hinaano mo, apang naglalaro ka? Oo, oh, naririnig. They call me the grandpa. Siya mismo yung gumagamit ng ano niya, no? Ay, uy, courier! Yun lang, dumaan doon, nagkamali ng ano. Mas nga yun, doon tumawid. Daan. And hindi pa parang alam ni Topson kung may word doon kasi tag dito, sa perspective niya, mayan eh, nakaangat yung creeps ng Leshrac kaya hindi imposible makikita ng Leshrac eh. Yep. Pero kung nasa baba yun, mahalata niya agad. Na may, nandun sa ano right side ng Lash Rock yung ward. So Seb unable na madrag sana dito yung creeper. So magsistruggle ng bahagya si
resolution ngayon dahil hindi nga po nakuha yung creep wave. Tsaka in terms of harassment, parang ano eh, ang asa pa ang asahan talaga ng Magnus yung shockwave lang eh, normalan de distansyahan lang ng Dark Willow. Kaya kita mo naman yung ginagawa ng Dark Willow, ginagangster niya na yung ngayon Snapfire, ano? Pero uy, nag-communic yung Bramble Maze, mga kaibigan. Tapos sidestep lang naman for Rezo and Kidaro pa actually yung pwedeng mabigyan eh, kaso lang may shoomable. Yun, nakapagsalve naman yung parehas ng support sa may leaning, so okay na okay pa rin. Wala pa naman nagkakaroon ng first blood. And yun, napatayin na naman ng courier dito, yung side ng OG. Distansya lang, tapos ko na. Ganun-ganun lang. Yep. And ito, this time magiging cool. Successful na si Seb. Makukuha na niya sa wakas para medyo ma-balance naman konti, no? Yung creep equilibrium. Hirap kasi eh, dahil makukulit din itong mga Treants eh. Tsaka mahirapan din talaga si Seb dun sa may top kasi pares range yung katapat nila. Tarman 1 mili, 1 range lang. Balance lang sa baba. Sinotil ba daw ba ang coach? Wala, hindi naman po ata. Siguro kung may mga little bit suggestion, no? Hindi nga parang tanongin si Notail. Yun nga. Kung titignan nyo yung page ni Notail, nagre-review sila ng game nila dun. Mm-hmm. Ang ano, OG. Ayun, dun na rin nag-uusap kung ano yung gagawin. Yep. Kumbaga free yung service ni Notail dun. Tropa naman eh. Tropa naman. Tsaka siya na rin ata din yung malaki rin ata na yung share niya dyan sa OG. No? Tsaka ano na sila eh, parang ganun na sila na Seb eh. Oo. Double D na sila dyan. True. Double deck. Asan ka ba? Face. YouTube. Facebook ako. Ang tagal ha, pero itong invoker na ramdaman na naman na naman natin to kung paano mag, kung gano'ng kalaki ang impact ng kasang naka Meteor Hammer na invoker. Well, this time lang siguro kayang kasya pigilan ni Lauren up kasi meron siyang stun. Diba? Mm-hmm. So parang hindi to yung invoker na pwedeng mag-spam lang na mag-spam ng Meteor Hammer sa may mid, pero pwede siyang gumang sa side lanes. Lalo na dun, ay hindi, marami pa Miguel dito, Avalanche, Malefist ng Enigma sa baba, sa taas naman yung Curse Crown tsaka Bramble Maze. Late pa ng Splitter dun pero napatama pa din Lorne up. Sakto pa. Pero okay lang kasi walang push potential yung drop ng OG eh. Yeah. Rezo, look at him. Sobrang sakit. Bramble lang talaga. Pag wala si Tupson, actually nag-TP. May shockwave dun. Magaan yung Outloom lang muna. Pero wala siyang magagawa dito. Kidaro. Ando na rin yung skewer mga kaibigan. Tornado and First Blood will be taken. Topson makakadali niyan. And syempre that First Blood Ebro toss by 747 mga kaibigan. Get 5% cash in bonus on your next deposit. Meetin nyo lang yung ating QR code dyan guys. Scan nyo na or message sa KuyaNic page for more details. Pero ayun, it took some time para patayin yung Dark Willow but still okay na okay pa rin naman sa kanila. Kasi with that kill na nagawa ni Topson eh, meron na siyang Meteor Hammer. Pero nabawian naman agad ng PuckChamp yung OG na namatay yung Disruptor dito sa may ibaba. Threads na. Tapos going for Orb of Corrosion. Hindi siya nag-rectang Ring of Pelt. Tapos going Battle Fury. Si Seb ba nakakapag-stack na siya dito? Para mamaya empower ano na lang. Yung Magnus pa naman pagka... Busy siya mag-pull eh. Ayun nga, napag-pull na siya. Yung Magnus pa naman parang IO na din yan eh. Parang pet na ni PA yan ako. Dapat always din siya naka-empower. So sama-sama na lang din yan mamaya sa kanya. Ayun na. Wala yun na siya rock. Auto spam ng Meteor Hammer. Tapos, auto ano, voice chat. Yes. Yung nga, nabanggit mo eh, pagdating din kasi sa pushing yung old GD dito, medyo struggle. So, ano din. Gamit na gamit yung Meteor Hammer, diba? Meteor Hammer. Lalo ngayon na meme hammer na din naman IT-man kay Invoker. Actually, hindi lang kamo kay Invoker. Halos lahat, pero wait lang. Pero mga offlane yung kadalasan. Split Earth, nice assist, come from Sweden strong. But here comes Sev. Kaso will it matter? No. Topson mabibigyan nga po doon. Swerte na lang. Idbis yung makukuha. Uy, sakto. Buti na kapag ano siya. Skiwa. Skiwer out before mahabutan. O ano, tag dito. Pagkakuha niya mismo ng Indy rune. Kasi kung hindi, mamamatay siya doon. Naka...
second skill yung Lucian, okay, pero still napatay pa rin naman dito ng PuckChamp yung Invoker, which is ang problema lang talaga ng Invoker doon, kahit i-tornado mo yung Lucian, kung naka-on naman yung Pulse Nova, mababawasan at mababawasan ka pa din. Yung top two bowlers pa din. Huling-huli eh. Datos play coming from that Tiny. So, ito naman, usual build. Mecha. At least one kill and Leshrac. Ganda nung farming niya dito nga sa middle lane after killing Thompson. Number one na siya dyan. Pero hindi na pahirapan yung PA, Mike. Ah. Ito yung delikado ka pag yung PA, early start pa lang, nakuha na yung farm. Remember, di kailangan ng Battle Fury niyan. So, hindi yan yung farm mode na PA na typical. Pag naka-Battle Fury. Oh. Avalanche. Eto, may black hole lang, nabati ata. Mabablack hole talaga, sure. And now, may toss play na nakakibat yan. Nice play come from these two heroes. So that's PA down, ano? Sabay TP agad si low skill dito para makakuha ng objective. Ito na lang siguro yung ginagawa ng Olgy para makasabay sila sa timing ng PuckChamp. Kasi yung PuckChamp, kahit talaga wala silang black hole as long as may enough HP yung Leshrac and mana, same goes with NP, pwede sila lumaban, pero wait, sa may mid. Yup, nice kinetic field, pero yun lang, may kisses, sasaluin nilang dalawa yan. Ito, toss back na lang siya dun sa creeps. Kaso lang, may glimpse back kasi Mike, so lalaban na lang, nice cookie, double kill for low skill. Well played si Lornop dun, men. Tatlo yung mabibigyan sa side ng OLG. Oh, at napasama pa nga yung ginawang glimpse back dito ng Disruptor dahil nahabol tuloy nila Shrak yung Invoker, pero mukhang magiging even naman na yon sa side ng OLG with this tower na nakuha nila sa may middle ng PuckChamp. Pero yung trade sa heroes, di pa rin talaga pabor sa side ng OLG. Buti na lang talaga, yun, nakakuha nga sila ng objective. So, well played din. Kala ko parang ano na eh, mamamatay nila Shrak doon sa may duration nung Mortimer's Kisses kasi pinipilit niya talaga yung stun eh. Sipin mo, dapat dali na siya doon eh, no? Dayun. Or kahit at least isa sa magana hero ng OLG, mabubuhay dapat. Tapos diba? Ng Tiny eh. Tsaka yung glimpse back, medyo ano nga, nag-backfire. Ng konti, no? So, Thompson, sabi niya mamaya na, akin na muna to. Tutulungan nila ni Seb. Sabi niya sa PA, diyan ka na muna sa right side ng mapa natin. Nakapag-push na yung Enigma sa baba. Pero mas worth it yung tower na takedown ng OG since mid-tier 1 yun, mga boss. Mechanism completed for Enigma. And ngayon, tinatrabaho na ni Noah yung kanyang pang Desolator. Direct sa ano lang tayo nanonood nito, no, sa Dota lang. Na? Ah, clean feed. So, updated. Ano pala tayo? Wala pala tayong delay. 1-2 talo, OG, naka-cable kami. Yung cable niya dyan, ano yata? Grabe yung cable niya, basta. Via satellite to the moon. Rekta, rekta. Pero, uy, hindi niya tutuloy yung Grimms. Magano muna siya. Magagrims muna siya. Well, okay na okay naman yung Agrims dito kay Reso sa ngayon kasi may setter naman sila dito, which is yung Magnus. So, magiging, ano yan, parang, ayun nga, setup nila para ma-burst yung gusto man nilang i-burst na hero dito sa may side ng PuckChamp. Pero wait, may balak silang masama go. Kay Kidaro dito. Healthy pa yung tier 1 tower, ha? Pero lingering sa gilid. Ito nga pong Disruptor na level 6 na ba? Hindi pa naman, so hindi pa siya banta. Kaso ito na si Thompson, tornado in, inaabot na Mike. Makukuki, nag-an yung otlom lang muna ulit. Pero patay pa rin all in all dito si Kidaro. Landuda, nandun na rin Thunderstrike, so resolution makukuha nung kill. Saktong-sakto yung pagkatapos ng Meteor Hammer before siya mabatuan nung terrorist na yun. At mukhang wala naman nagagawin dito yung side ng PuckChamp para depensahan yung safe lane tower nila. So this basically opens up the jungle area of PuckChamp while yung PA ng OLG nakapag-farm. Same goes with Nature's Prophet naman. Kaso may ano lang, lamang lang talaga yung PA kasi mas madali siya makakasama with this deso na bubuin niya agad. Tsaka may buff kasi nung Empower nga. So parang may libre siya Battle Fury. Yes. Ayun pa yung isa. The Alacrity. Double trouble for PA. Kahit malugi ng ano eh, kahit malugi ng one item versus NP, basta naka pak. Kapaloob sa kanya yan, okay. Loso lang din. Ligo. Which is yung gagawin ko rin after nito, ligo.
Nahanap pa nga po nila dito yung Tiny Static Storm. Unang testing by Keytrack. Papipita si Sweden Strong dito. May Avalanche, kaso lang. Slifter Dagger. Akin yan. The Step Meister. Wag mo ko niyan, Keytrack. Akin yan. Step Meister, ha? Itong gumuguhit. American Pie reference. Ano? Parang ano, visual bug sa Enigma. Ah, visual bug. Ayos nga yun, no? Alam mo, hanggang gasan lang yung paningin niya, pero wala. Sa... Nag-stay put pa siya dito. Madedelay niya with the mechanism, kaso lang parang hindi na yata applicable na tumambay pa siya dun sa taas. So, damay na siya kasabay ng pagbagsak ng Tier 1 Tower. Wala eh. Aware dito yung old gen, walang heroes dun yung PuckChamp, maliban sa Enigma lang talaga. Pero naku, mukhang ayon na nga. The balance. Uy, hindi sexy. Naman aabot na Avalanche, pero hindi tumama. Eh yun, makukuki save. So, out na agad sila dyan. Sexy. Aware na si Kidaro dito na may wards, kaso lang, Tornado Meme Hammer, Anyong Otlum ulit, Mama Otlum lang for buhay. Pero yan, nice maneuvering dito para sa Invoker, ha, naiwasan nyo yung Bramble Mist na nilapag ni Kidaro. Paano kaya na dito? Bloodstone, sinububuan ng Shibas. Ah, hindi, tsaka magano naman, mag-shared naman mamaya yung Phantom Assassin dito, so... Lalambot at lalambot din yung Leshrac later on. And speaking of Phantom Assassin, 14 minutes meron na siyang Desolator and going for BKB. While Invoker naman, Witchblade ang kanyang bubuin. Okay lang. Hindi pa naman ganun katagal yung game. 15 minutes pa lang naman. So, he still have time para mag-Witchblade. Pero ang in-expect ko lang na build kanina, after niya mag-Meteor Hammer, is Midas. Mm-hmm. Ito, nakasalubong pa. Mama Otlum ulit muna. Kanina pa. And then, Meme Hammer combination lang. Tama dun yung pashat, mga kaibigan. EMP lights. Yun, may Gribis na rin yung Enigma, kaya nasustain din dito all throughout yung HP nung Dark Willow. Kanina pa nabibiktima ng ganung play yung Dark Willow. Parang pangatlo, pangapat na beses ko na nakitang ginawa sa kanya yung ganun, ha? Tornado EMP, Tornado Meteor Hammer. Ito, inuna muna ni Resolution, yung Pipe of Insight. Mamaya na daw muna yung Guardian Greaves. Para if ever na gumuman dito yung Leshrac, kasi nga, ang taas ng chance with the Bloodstone, diba? Oy, eto, Blink. Hindi naman gagawin. Nandito sila Topias. This time, wala nang kawala. Pwede niya madamay pa actually si Seb. Pero nadrop pa na siya nung Meme Hammer, so hindi na rin makakuha ng trades. Sayang, nice try for solo kill. Dark Willow. Aray, pero ito, kate, sobra. Aray, nag-crit. Sarap. Wasak, men. Empower lang, tas Desolator. Tapos sunod-sunod yung crit sa Coup de Grace. Yeah, swerte din siya yung ano, ukay-ukay lifesteal yung nakuha niya dito, yung Possess Mask. Diba? Pang neutral niya din. Stats din yun. Tapos may double damage sa mid, so pwede mag-blur ulit dito yung PA at tumanap ulit sila ng kill sa may side ng PuckChamp. Kasi may hirapan. Eh, wait lang. Roshan yata yung balak nila. Uh-huh. Roshan nga. Roshan talaga dahil Deso na eh, pero aware dito yung PuckChamp, alam nila. What is up? Meron silang na-terrorize dito. Na. Kaso may taga-black hole ba? Aabot kaya? Hindi, na-static storm. Wasak! Isang crit, isang buga, pero nice RP! There's the kisses follow-up, but black hole counter, low skill. Here he comes, mga kaibigan. Pero naipit silang dalawa dyan. Mike, asak! Atakbo na, mga kaibigan. Apat na kills kapalit nung Tiny na nag-sacrifice. Black hole lang yung nagdala dun. Tsaka yung well, ayun, black hole nga, tsaka yung ginawa pala na terrorize dito nung Dark Willow. Kasi nung na-terrorize dito yung Phantom Assassin, nawala yung chance dito ng Phantom Assassin na pwede niya sana patayin yung Leshrac habang nag-black hole yung Enigma. Kasi if ever na nag-blink blink siya sa tabi ng Leshrac, hindi naman siya abuti ng black hole eh. True. Pero, ayun nga, sayang. Parang pag namatay kasi yung Leshrac that time, wala na magiging problema yung PA. Given na may double damage shot, sinabi mo, may lifesteal na item siya. Kaya-kaya niya pumalag doon. Pero si Topson na naman. Ito rin yung problema doon sa may start ng teamfight na itos back si Topson before pa makapag-commit ng Static Storm, yung Disruptor. Kaya sobrang kinulang din yung control dito ng OG. Naku po. Well played, well played. Ganda nung ginagawa ng Dark Willow. Tsaka syempre, Enigma. Diba? Yung second usage ng Black Hole ay nasulit niya talaga. Kaso, hindi nga lang nila makukuha yung Roshan.
kasi alam nila na pag mabilis pa lang ang respond time dito ng heroes ng Golgi at pag nag-respond sila eh kayang-kaya pa rin nila mag-contest ng team na kanya Roshan, pero yun possess mask pa rin, stats pa rin talaga at lifesteal. BKB na mga kaibigan si Noah dito. Sadyang naunahan pero eto mababalibag. Assist play, creative way para sa San Tiny. Ganda naman ng play na yun. Pagkatos, auto bramble, ano? Sakto sa bramble sakto miss. Sa bramble, no? Oo. And BKB na yung last shot. Diyos ko, kailangan na rin magka-BKB ng PA. Pag hindi nag-BKB yung PA, easy para sa PuckChamp. So ngayon, BKB na rin yung NP. Mm-hmm. And Tiny, nag-aabang pa din. Same goes with Enigma together with last shot. Ang tanong, may maabutan ba sila? NP nagpakita na sa may baba trying to taking the tier 2 bottom tower of OG, and OG mukhang wala silang gagawing any sort of play such as smoke play para triman lang depensa yung kanilang tier 2 bottom tower. Nakita si K-Truck, alam nila guys, malayo disruptor kung may mahuhuli tayo ha. And eto Rezo, aware ba si Lornoff? Mahanap nila men, pinuntahan na nung Tiny, inuna na nila yung disruptor, so wala nang threat ng Static Storm, pero abuti pa ba Rezo? Hindi naman na ata. Uy, pining, ayun, balak na rin. Ito, Tornado Meme Hammer, Lornop, Kisses, Deployed, Mama Otlum lang ulit. Again, pero patas, pitas pa din. Actually, kaso lang, magiging kapalit naman is yung buhay niya din. So, support for a core, any day of the week, mga kaibigan. Very unfortunate para sa side ng OG. Nag-TP kasi yung Magnus, tsaka yung PA sa may babae. Habulin sana nila yung NP. Ang problema, yung NP, pumunta na rin, patipin na rin dun sa may teamfight na nangyayari. Yun yung malungkot. Sila pa yung nakakuhaan nga. And right now, 5K advantage. Sasaraduhan ba ng PuckChamp ng pinto itong Old G? Malalaglag ba sila dito, Mike? Wala na, wala na. O wala nang karapatan, ano? Wala na, wala nang lower bracket dito. Hindi naman ito yung ano, tournament setup. Ay, ay, ay. Na, eh. Feeling, the usual eh. Feeling ko dapat kasi hindi Old G pangalan nila eh. Yan. Nagmamanifest na matanda na sila dito, hindi na nila kaya. Oh no. May alam ko may ganyang effect, 'di ba, kung ano yung parang inaano mo. Oh. Ikaw yung mano diyan, eh, malam diyan anong effect 'yan. Dapat law of ano 'yan. Law of attraction. Law of abundance. Ah. Ay, hindi mo lower bracket pa pala. Sorry, mga sir, ngayon ko lang kasi chinek eh. Naku po, BKB, lalaban kaya? Nice RP, I'm from Save, gigyan mo ko ng lakas. Empower, nice static storm din with a kinetic field. Lord Nope, na try pumalag, wala ng BKB, kailangan mag-out, pero wala na rin siyang mana to fight. Alam na ni Lord Nope yan, that's why umalis na siya sa team fight. Tatlong kills yung mapoprovide. And look at that RP, it's a, man, Save, when it matters the most, he delivers, mga kaibigan. Oh, and with that teamfight na napanalo nila, magkakaroon sila ng extra pa na regalo coming from this Roshan, the Aegis, para sa, ano, pampawiden pa ng gap sa teamfight. Yeah, and Aegis secured na to for no one, guys. Sarap kung pagkakasetup. Bigyan mo ko ng magandang setup, Seb. Ubusin ko sila. Sabi ni no one. And props din kay K-Truck, ha? Nalapag niya din dun yung Static Storm Kinetic Field. The combo, no? The combination. So, tignan natin. Ang bawi naman ng PuckChamp dito. Still, nakaka-turn na round ng game yung Black Hole. So, ang kailangan magpasiklab naman is Enigma. Pero, syempre, that Russian kill, eh, brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go for Vortex. Oh. Nether Shoal. Saan lumabas yun? Bakit, bakit? Wala naman. Akala ko na sa IP. No, sa PE ba lumabas yun? Pag, I mean, sa OG ba lumabas? Pag lumabas sa OG yun, pwede gamitin ng PE yun. Para kahit paano, may magic resist siya. Grabe guys, the Cebuano hatchet talaga, Seb. Hindi ano. Wala nga lang chemical talaga si Seb. Grabe, natural ang galawan. Clutch na clutch. Clutch on his veins, mga kaibigan. Never have I doubted. Never, never lost. Sabi nga ni Lamar Ball, guys. Sabi nila no tail. Sabi ni Lamar Ball, never lost. Kung alam niyo yun, guys. Hindi ko gets yung reference. Yeah, never lost. Pero to smoke the shit, naghahanap na naman. Pero di naman na nila yata mahanap yung NP. Dahil NP is already tipping out. And the rest of OG is trying to find some heroes. Pero wala rin naman sila mahanap. Pero yung Lashirak, nakita nila sa mid. Nagpakita kaso ready yung PuckChamp dyan. If ever na mag-try yung OG eh. Kasi nga, may vision sila dyan. Magkakasama-sama sila. So, vision gaming, lamang na agad sila. Baka mami, mabigla pa sila ng black hole. Yep.
And right now, kay Daro, tamang tambay lang. Liz, kailangan niya ata din dito ng blink na rush. Pero 600 pa lang yung nasa pera niya eh. Parang may nadaan lagi doon. Oh, may ano dyan? Hindi, dito, may... Tatlong sunod-sunod na eh. Oh, napapansin mo yun? Ako, hindi ko napapansin eh. Ay, no. Pero chill lang mga kaibigan, BKB. Ay yata yung atabs eh. Aray! Wasak! Hindi ay, niya nakapag-mama-outlong. Nagura, nagubad lang ako ng headset, may nabura. Wala, tinan mo, tinip ni Seba agad si Kidaro. Two right clicks lang ata yung ginawa niya dun, min. Hindi siya nakapag-mama-outlooms. Ah, right top push na to. Check na direct ko. Wala, si KuyaNic lang yata yun, no? Sila na. Sila naman yung lagi nadaan. Aray! Ayan na naman, Mike. Burado na naman. Kada hubad mo ng headset. Oo nga, no? Kaya, yeah, mag-hubad ka nga. Oh, wala na. Ay, easy ko lang. Iba na yan. Ng headset! Iba na yan, iPhone. Iba na yan. Iba na yan. Moment spin strength. Wala. Inabangan ni Direk yung multo. Direk, banata mo nga. May bata kasi dito eh. Easy ko lang. Baka maniwala yung viewers natin. Baliw. Aray! Kaya niya ba this time? May BKB kung sakali. Pero sabi niya, may Aegis naman ako, Jay. Huwag ka munang marattle. O, di patay ka ngayon. Pwede siya mag-out after that eh. Pero lalaban ba siya? Lornov set up. Nakapag-BKB. And now, BKB is also used by Leshrac. Kaso nga lang, Sweden Strong naipit. Buti hindi nag-crit. Kaso nag-glimpse back. Ito na yung Cloudy with a chance of meatballs with deafening blast. Direct na bugbog naman sila, Dark Willow lang. Nabugbog mo direct. Nabugbog mo yung multo. Mas inbe... Ha? Oo nga. Alas 4. Naaninag ko eh. De, pero... Buti naman din siya nagagana sa akin. Doon nakukulong ako rito ng ano. Doon madaling... Noong ano tawag dito? Holidays? Wala naman so far. Kahit mag-isa ako. Hindi ako, wala din. Friendship naman kami. Pero habang nagkikwentuhan tayo, yung Phantom Assassin, going for satanic na pala. Hey no, Mike. Ito, nagre-request yung mga viewers. Mag-hubad ka na lang daw ng headset. Ang dami na niyan, ha? O, oh, sige. Di. Ayoko na. Sige, Jay. Ikaw na pala dyan. May isa na ako dito. Si Mama Ot. Kaka Mama Otlum ko. May namumuna kami dito, guys, sa studio tuloy. Pambira. So, satanic is completed. Less than 1K, patas na yung laban natin. Nawala naman itong Aegis. Kaso lang, yung lifesteal na yun, min. Kailangan talaga ma-burst na nila. Pero eto na naman si Sheb. May blink dagger yan, remember. So, Forge Spirit lang yung magbabasag, guys. Gagawa ng way to push. Plus the meme hammer as well. And ito, double D, polish trap. Nagigi sana kung hawak ni NP to, no? Pero kailangan pa rin mag-ingat talaga ng OG. Kasi isang maling teamfight lang sa kanila, babalik na sila. Kahit parang sobrang dami ng teamfight na nakuha dito ng OG, yung ito dito, network, lamang pa rin yung PuckChamp. PA lang naman kasi yung sobrang yaman sa kanila eh. Mm. Well, sa may side ng PuckChamp, dalawa. Diba? Ay, no, dalawa silang 15K, 1500 yung network. So now, Topias. Farming lang. BKB din, kailangan din ni Topson eh. So, mas mainam na na-sure lang for OG na meron na ding BKB nga po dito kung sakali. Yung kanila nga mid laner na si Topson. Just to make sure. La, kay Jaylen nagpapakita mga sa... Ay, sa akin kasi pag ganyan napapansin ko naman din agad eh. Pero, ito. Aganimis, medyo matagal pa pero mga Bob... Ayan na, Static Storm para kay Mama Outloom na RP! Yung crucial na hero, solo lang. Pwede na, pero may kadikit pa palang tayo niyon. Kasama kaya nga. And ito na yung nangguwawalang Phantom Assassin. Wasak, guys. Sama sa dreams dun, yung heroes ng PuckChamp. And as I was saying, Disruptor, malapit na yung kanyang Aghanims dahil nga meron pala siya ditong Philosopher's Stone. So mabilis yung income ng gold niya. Mm. And 2K network with that team fight, direkta-rekta na ulit para sa side ng OG. For sure. Here to middle tower has been taken out.
And nandun na rin pwede na kontrolin yung output, Jay. Output, oo. So, naka-ready na nga yung disruptor dun eh. Kinukuha niya na. Kaso lang, low skill. Takot siya kay Rezo. Mag-isa lang si Rezo dyan. Eh, look at the Sunstrike. On point para kay Thompson. Providing vision para dito kay Rezo. Cookie, hindi nga lang kukonekta yun, guys. Matakbo na siya sa kabilang ibayo. Maski ako, tatakbo rin. Unlucky nga na eh. Crocodile. Wow. Oh. Crocodile. Si Glolong to eh, oh. Kaya mo ba si Lolong, Mike? Wait lang, crocodile. Hindi, alligator yata to. Hindi, si Lolong yan. It doesn't matter. Alam ko alligator yung paano yung... Ako, it doesn't matter, Mike. Kung alligator man yan or crocodile, tatakbo ko dyan. Hindi ko naiintindihan kung alin sa dalawa. Saan yan? Alam ko sa bandang uso nila yung difference eh. Pero niya, oh, kahit sino. Si Lolong, pinaka, Diyos ko Lord. Kung saan na pupunta, usapan natin pag tayo magkasama. Ba't ba kasi pa problemahin niya kung alligator ba yan o crocodile? Tumakbo ka na lang. Pares ka naman na eh. Pares lang yan eh. Ay, alligator to. Ganun din natakbo. Isa lang soma nun. Tumakbo ka na lang. Sunstrike, just to provide some vision. Mukhang wala naman makikita ang ward dun sa may high ground, yung invoker. And PuckChamp, mukhang medyo nagiging passive sila. Yung Enigma, hindi makapag-setup ng bilisan o easy black hole kasi nga wala pa siyang dagger as of now dahil inuna niya yung BKB niya dahil alam niya madami-dami rin yung pwede mag-cancel ng kanyang black hole. Basher, Diyos ko, yun. Kahit mag-BKB ka, wala ka nang kawala sa PA ngayon. Nang kawala kay Diego yan, no? Na-upgrade na yung possess mask niya, paladin na. Mm-hmm. May damage na. And less than 1 minute, lalabas yung Russian end. Sobrang gandang timing nito for OG kasi sa ngayon, control nila yung top area ng mapa natin. And yung PuckChamp, kailangan talaga nila mag-force ng teamfight kung gusto nila makontrol yung top or makuha yung Russian. AC naman, medyo malayo pa sa pangarap. Ikaw ba, Mike? Top or bottom? Ha? Huh? Sa Dota, sa lane. Saan mo mid. Sa mid ka lagi? Ah, post to me ang position mo. Hmm. Pwede rin post 6. Tiga ano na lang. Tiga ngaw-ngaw. Mas masarap na trabaho yun eh. No stress eh. Ano ba daw ang Tagalog ng alligator at crocodile? Hindi ko rin alam. Siguro. Buhaya, parehas din. Buhaya. Sunstrike? Wala, makapagtipi lang naman din to eh. Kaya, solo ka ni Invoker to pag nagka-vice. Hex lang ang kailangan, uy! Ay, may kasamang no one yan. Mama Otlong, takbo na hanggat may lupa. Yan na, Ay, hindi naman na-arrow, pero sabi niya, eto na lang, ang sakit! Ulo! Yun! Critical! Stipler Meister, the Stip Meister. Ay, sunod ka na. Eto, bigay, bigay, Enigma ka pala. Kung kailangan yata i-terrorize na ni Kidaro to, importante yung buhay ng Enigma, mag-ingay sa kanan ko. Galing pang bataan. Mag-black hole mo ko. Uy, nag-BKB na nagalit. Aga naman nun. Uy, alam niya yun. Diyan yung Leshrac. Ito sa likod. Alam, sila Kitrak, Seb. Leshrac. Mulan kasi ng Pulse Nova doon. Buyback is committed. Pero wala. Na-bait out lang nila doon yung kuponan ng PuckChamp. Buti pero, na lang kamo. Hindi nag-black hole. Oo, nagagamit niya dito ng OLG o ng PA yung kanyang BKB. Pero masasay naman ng PuckChamp eh. Na-force naman yung buyback dito ng Tiny. Pero still, kontrolado pa rin ng OLG yung upper part ng mapa natin. Pero PuckChamp, mukhang may balak silang i-retake yung top natin. And pag na-retake nila yan, mataas yung chance na sila doon makakuha ng Roshan. Ay, nabot pa si low skill Tornado. Abutin kaya ni Cebuano after the tornado. Pero Sunstrike providing vision, cloudy without chance of meatballs. Patay na. Idadagdag sa spaghetti si low skill dito, Michael. Wala na. Cooldown pa yung kanyang BKB, ayun yung problema. Kaya na-solo kill siya dito ni Thompson. Hindi niya na nga kailangan yung tulong ni Seb dun eh. Diba? Walang ka problema. Pa-abyssal blade, naku, pag nahawakan. Kahit di na mismo, kahit hindi na i-RP yung Leshrac. Basta mataro na ng Piat, mga Abyssal, kayang-kaya na burst. Angas nga ni Roshan dito. Sneaky Roshan, oh. Kung kailan umulis yung PuckChamp, tsaka pumasok si PA. Timing. Ayos, timing na timing. Yep. Pag nagka-aganims pa to, Diyos ko, reset talaga. So, Aegis, paniguradong secured for PA ano once namang... again. Aganim Shard, second niya bibigay. Oh, second pa lang naman. Aghanim Shard. Siguro sa Invoker. Yeah. Tatlong Meteor. Triple Meteor. And that Roshan kill, syempre, brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go for Vortex. Love niyan. Matic, basic na yan.
pero mukhang hindi sila sumisafety ah. Hindi nila kinokontrol pa rin yung bottom. Mm-hmm. I mean, na-reactan yun yung top sa nang dalawang beses, dalawang beses doon, napatay niya successfully yung NP, pero yun, nabate. Pumunta sa baba na nga sila kukonek. Para mas mapadali mag-mega, eh, pwede naman nalo ng teamfight. So, tinatry na lang talaga nila i-delay ito. Ano yung winning condition na nakikita mo dito for fact, champ? Isang magandang setup na ng Black Hole. Ayun lang yun. Tsaka huwag sila maunahan ng OG. Kasi pag naunahan sila ng OG, laro na ngayon na may Aghanims na yung Disruptor. Yun na yun eh. Ito, Static Storm. Doom na yan, guys. Eh, yung ano, yung panang manok. Oh. Tapos may Abyssal Blade na din tong PA. Okay, inabot pa. Susko, Sunstrike, Abyssal. No chance. No freaking chance para dito sa NP. And siya pa yung hindi pwedeng mamatay eh. Mama Outloom, di naman tatamaan ng tornado. Double kill for no one. Rampage pa ata itong PA. Buti na lang. Nahold siya dun, mga kaibigan. Kahit talaga not the best hero, kung yung player naman kaya i-follow. Basic lang. So babasag na ng tier 3 tower. Potential mega tuloy yung dalawang barracks dito sa gitna. Garantisado. Kala kong alin yung umani. So walang kahirap-hirap for no one na magbasag, no? May 3 minutes pa sa Aegis. Ano yung next upgrade niya dito? Tsaka ano na eh, complete stock na yung Deso eh. Complete uniform na, no? Oo. Kaya yung damage to the max na talaga para sa Phantom Assassin. Ang kulang niya na nga lang na item dyan. Ano pa ba? Stonic. Pwede nga siya mag-scuddy para tumagal-tagal din siya. Tsaka yung Lashrak, hindi na ganun kataas yung lifesteal sa Bloodstone eh. Uh-huh. Pero sa totoo lang, kahit anong na-item yun inawalo, okay lang. Lamang na lamang naman na siya eh. Kailangan niya lang naman magandang setup ng RP. Actually, kahit di na nga magandang setup, kahit tamang RP na lang eh. And ito, papasok na no one. Sweden Strong, kaya niya bang matos back sa teammate niya? Yun yung kailangan play. Ayan na. Inabot with the split earth. They need to burst them in time bago pa makapag-react. And look at this. Pumapalag naman, kaso nasa loob ng Sprout. Nagamit niya yung BKB dun, Mike, ha? And nalalim niya dito, Black Hole nang aga masyado, guys. Inabot pa, Diyos ko po, bakit niya kinamit yung BKB nang maaga? Napasubo ang problema, hindi na sumunod kasi yung mga kampi niya. Parang nagtodocommit dun si PA, kasi yung the rest of the gang hindi na nagtodocommit, hindi na nila tinulungan yung carry nila, parang inalay na talaga. Yeah, and yun, alam mo na dapat na ganun yung play, itutos baka talaga dun, pero still, it's PA na melee. Mm-hmm. Siya lang talaga yung capable magbasag dun sa high ground na may Aegis of the Immortal. So, nagtaka lang ako, hindi nila inabal, may BKB naman si Invoker, pwede niya tulungan yung kakampi niya ron, kaso di na nila talaga sinugal, parang siguro call baka na rin. Mas lumala pa, oh, baka lumala niya, ang rate siguro ng OG dun is call na talaga mag-out kasi boy iwan pa yung na. Tier 3 top tower ng PuckChamp, baka madelikado pa sila lalo, di ba? So ngayon mga kaibigan, at least nagiging interesting yung laban na 36 minutes sa game natin, PuckChamp. They're not out yet. Dagger na yata yung Enigma. Tama ba? May dagger na yung Enigma? Kasi may pa-deliver na item sa kanya kanina eh. Tama yung Enigma dun, parang 2 seconds pa nga ata, naka-black hole na siya. Sinecure na, sinecure lang. Para sure diba? Na. Oh, tsaka marami naman na sila may mababatong skills at alam din naman ng Enigma na kahit mag-survive siya dun sa may black hole, wala na talaga siyang takas kasi wala naman na siyang BKB eh. Oh, Hex, naku yun. So, Hex completed for Lash Rack. Ang sakit niyan, boss. Tsaka sagad na rin nata BKB dito ni Noah. Kanina pa yan eh. Oh, 6 na segundo na lang yan. Tayo yung sarap, timeless relic. Saktong-sakto. Timing. Sa kanya lang ko, boss. Biniyayaan, guys. Penta Edge yun. Okay din naman kay PA yan. Kailangan niya Silver Edge eh. May DD, yun lang. Sa left side ng mapa. Ito naman yung pabor hindi for nakikita. OG. Hindi papunta naman si PA dyan. Try to check the power rune. Kaso pag nag 38 na ito, makapalitan na yan. Ay, malapit na. Mukhang hindi na nga nila makukuha yata talaga yung double damage na nakalapag. Doon sa may... Ay, abot. Ay, nag-linken siya. Para hindi ma-ex, na-check na rin naman na siguro nila, pero aabot nga yata. Sobra naman yung damage niya, yung power alacrity, enough na yun. Attack speed, tsaka additional damage. Sakto. Sakto yung DD, tapos lalabas ulit power on haze.
in B. And then naisip ko este para mabilis makahabol sa team fight. Punta sa baba. Pero ayun, ito na nga yung reset na inaantay ko na gawin ng OGs, yung kunin yung tier 1 bottom tower ng PuckChamp para nga if ever na mag-high ground attempt sila, mabilis na lang sila makakapag-mega and hindi na makakapag-split push basta-basta yung NP at di na sila mapilitan mag-react pat, mag-defend. So ngayon, Blink Dagger completed for Disruptor. And Disruptor, guys. With the Aghanim Scepter. With the Aghanim Scepter to the purr. Ala? Carlos Magsen. Ala Carlos Magsen, mga kaibigan. Tignan natin kanina yung pinakamagalip-lupit na play ng PuckChamp. Backstage checkmate, ha? Nung tignan game number 2 natin. Tignan natin kung makikipag-queen to queen ba to o backstage checkmate ulit. Yep. Kasi pag queen to queen, parang mahirap. Lalo na pag naunahan pa sila nung OG. Kaya, they need to, initiate the fight. Kasi pag nauna, kahit di nga si Magda si Mauna, kahit yung Disruptor na eh, blinkin tapos ultihan niya agad yung Lash Rock. Kahit sinong follow-up niya, okay niya yun. Tapos parang magabang na lang si Seb if ever na magka-counterplay ng Black Hole. Tsaka niya yung RP yung mabablack hole. True. Spell Precy, may na magandang item para kay Inbo. Hindi maganda yung neutral item niya, yung Enchanted Quiver. So ngayon, Cebuano Hotshot trying to defend. Mangungulit lang kasi mga Treyans eh, para lang madeli yung daloy ng creep yung papasok sa base nila. Gem si of Crucite para sa Tiny. So, marigin nila yung control dito sa may triangle camp nila at hindi makapag-setup ng mga basic play dito inside ng OG and Magdus. Di na siya makakontrol basta-basta ng other heroes ng PuckChamp maliban sa Black Hole with this BKB na nakuha niya. Mm-hmm. Nabili niya pala. Ito, pag na-upgrade naman Silver Edge, easy break na si PA. Kaya-kaya na labanan ng 1v1. Wag lang pag-proc. Hindi pa naman. Feeling ko hindi pa kaya 1v1. Wala lang lifestyle eh. Wag lang din mag-proc na mag-proc yung basher. Pag nag-proc yung basher na maski isang beses, ito, abot kaso, na. Abyssal na nga may pala penta to. Edge sword. Makaka-right-click yan kahit na-sprout eh, di ba? Basta abot niya. Tsaka na pala din, tawag dito, may linkin nga pala to na wala sa isip ko. Mahirap i-burst yung PA ng hex agad kasi pwede malinkin lang. So abangan moments na naman to. Pinaka safe ata ng nagalaw na pwede gawin ng OG is that wait for another Roshan, hope for malapit naman na hope for a refresher shard pero no one by Alicia Keys, mga kaibigan. Nabigyan grabe ito nga pong Dark to the Willow. Shiva's Guard, medyo makunat na rin yung Lashrak ngayon pero that Roshan. Buti na lang kamo, 2 minutes so may time pa yung PuckChamp dito na mag-contest sa may Roshan. Tagal niyan, 2 minutes. Mm-hmm. Pero syempre, wala ka namang idea dito kakitan sa side ng PuckChamp. Pero Seb, nakapag BKB naman din agad. Tatry nila with the meatballs. Guys, kaya mapatay dito yung Tiny ha. Yep, may buyback. Pero gugulat kaya sila dito. NP medyo split pushing na lang sa baba. Oo, pero yung Gem of Turusite nalaglag. Dalawa na gem dito ng side ng Olchi. Isa kay Sef, isa kay Rezo. And may balak sa reactan, min. Inaharap ng dalay NP, naka-blur. So ayun lang, alam na lang NP na nandyan. Mm. Pinaro ng PA yung creeps eh. Ayun, auto-TP out. Kasi yung Roshan, 1 minute and 27 seconds pa rin. Tagal pa. K-Truck, mag-ano-ano ka muna. Pag-pag ka muna. Ano ka muna dyan? CR ka muna kung gusto mo. Tinan mo yung picture niya dito para siyang sa Mortal Kombat. Oo, yung si yung parang Storm. Oo, parang Storm. Di ba? Parang siya Mortal Kombat yan. Oo. Timeless Relic. Si Enigma naman kamukha niya sa flip-top. Sino dun? Yung judge, yung host. Yung sa gitna lagi. Ay, nakalimutan ko yung pangalan. Yun lang nag-intro, pero yun lang, mabablack hole, sumama pa sa picture, mga kaibigan, yung Disruptor, but the RP counter, walang static storm, pero magagawa nila yung combo, avalanche counter, PA, Rex! What you gonna do? Wiggle, mga kaibigan, and Lorno, mabibigyan. What is happening? Ay! TP out! Walang TP yung payment! Crucial play, Sweden strong! Ayun, naku, parang na. Si In Your Dream, guys! Nung laban ng TI7,
Qualifiers, wala siyang TP, ayun, nagkaroon na, pero makakapunta na ng outpost. At pwedeng-pwede na nga mag-Roshan dito or pwede na nga nila tapusin to kung magiging over sila na walang buyback yung heroes ng PuckChamp. Pero yun nga, napakagandang play dito sa pagpasok ni Noah. Kaya naman nasama yung Disruptor doon is because tatry niya sana ikulong ng Static Storm yung Lecherak para wala nang magawa. Pero nakapag-counterplay ng Black Hole yung Enigma. The good thing is, nakapag-BKB yung PK, hindi siya ganun kadali na burst at kahit papano, nakapag-deal pa siya ng some damage dito sa may heroes ng PuckChamp. Yun na nga, napag-convert sila doon and pwede na nga kunin ng Roshan yes. Satanic for NP, kailangan niya na din to. Aghanims pa to? Mukhang bypass na ata. Kahit ano, kahit rin dito, refresher Aghanims. Aghanims, pwedeng-pwede sa... Tawag dito, pwedeng-pwede sa kay Thompson. Cataclysm na. Ay, PA na. Feeling ko, sugapain niya pwede na yan. Rin, pwede sugapain rin. Niya na yan, men. Para maano, I think, hindi pa naman napalitan yan, ma-re-reset eh, di ba? Pag may ags na si PA. Oo. Panakakuha siya ng kill. Yun pa rin ba? Oh, yun pa rin, yun pa rin. Diba, yun pa rin naman eh. Oh, actually, kahit sino nga kumuha sa side ng Orgin, ano, okay lang eh. Pero okay, PA na talaga, para sugapa nakita! Na. Ay. Doon, nagtatapos, guys. Sabi nga ni Goku, hanggang sa muli, paalam. Pero may buyback pa naman, guys. Pwede siyang magpabuhay kay Shenron. Diba? Hanapin muna niya, ano, pitong Dragon Ball. Kaso, makukuha, wala nang pakialam sa backdoor protection nung backdoor. Oh no. No. Ang attempt ng high ground. Susubok to. Uy, di napanood ko na yan, sabi ni No One. By Alicia Keys, mga kaibigan, and Sweden Strong right now. Papalag na to, sabi kala mo, napanood mo na, hindi pa, may part 2 yan, featuring low skill mga kaibigan and No One by Alicia Keys dito. Delikado but safe! Diyos ko, the counterplay dito para kay Sam saving the life of PA. So No One or PA can go out dun sa may ano, possible death sana sa kanya na ginagawa ng PuckChamp dahil tama kami part 2 nga yung ginagawa ng Tiny. Diyos ko, mundi ko na yung PA ko, namatay yung PA dun siguro another 5 minutes, ano, 10 minutes. Hiningal ako dun mga kaibigan. Naalala ay, ko tuloy pag may birthday yan, no? Kung sino may pinakababa, may ano, may parte sa cake. May party ka. Pambira, may cash pa pala. May entity pa tayo. Tsaka Tundra. Huwag tayo mag-boost dito. Delikado na, PuckChamp. Pulang buyback yung Leshrac. Kailangan nila na matindi ang setup. Hindi natin napansin naiwan yung cheese daw. Naiwan yung? Cheese. Wala nang cheese. Ano ka ba? Basagan na ng mukha to. Tignan mo naman. Teleport tower. Ay, nakadamage na rin sila ito. Pumili na ka Daedalus resolution. Sabi niya, para matapos na tong kahibangan na to. Let's finish this. Right here, right now, Sweden to the strong. Cebuano hatchet na naman, may nakidnap guys. The kidnapper. Nakuha niya yung Tiny doon, pero exposed na yung Uy. Strong. Pero wow, mali by okay Kitra. Ayun, ang Daedalus. Sakit. Ang sakit, Mama Mia. Pero nakapikit kami, Kitra. Wala na, tinatapos na guys yung laro. Tapos ang maliligayang araw, PuckChamp. Eh, promising naman game 2 at least. Diba? Actually, kahit itong game 3, it's just nadala lang talaga ng mga magagandang play. Pero hindi pa daw tapos. Jay, ang sakit nung normal attack na resolution and the combo dito ni Thompson will end the PuckChamp heroes. Yun na. Basic. Para dito sa may side ng OG. Well, it took some time para end yung game. 46 minutes kahit sobrang lamang ng OG. Although, all this game. Diba? All this time. Pero still, di ba, na-depensahan pa rin naman ng PuckChamp kasi nakakuha sila ng mga pick-up. But still, the usage of ultimate dito ng OG will end the series. And yun na nga, guys, kami ay magpapahinga lang ng konti. Ano bang nanalo? Even ba yun o odds? Natin sa atin, syempre, ng 747 mga kaibigan. Odd? 7 eh. Sayang. I-plus 1 mo nga. Dapat kasi pinatay pa nila isa sa PuckChamp. Hindi umabot eh, minatirang isang hero ko din ng PuckChamp eh. Oo, sayang yun men. And yun na nga guys. Next match natin, walang iba kundi Tundra versus Entity. Relive, ay hindi na ata, tuloy-tuloy na to guys. Hanggang finals na to, anong oras na ba? 5 na mamaya, pag nag-start to siguro. So hindi, mga 40 something.
440 siguro. Anong finals? You know, hanggang, term lang hanggang finals na to. Ah, puti, kala ko finals na ngayon eh. Hindi finals, diba? Maski ako nanong eh. Oo, hanggang finale na to, diba? So, dyan lamang kayo guys. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise, dagger out, peace.